Manny Pacquiao. Ah, may balita natin to, di ba? Itong oras na nag-testify si Manny Pacquiao. Halo po, sa US kasi jury, no? Makikinig yung mga jury. Hindi po judge lang yung nagpapasya. Yung jury po, yung mga pangkaraniwang tao, sila po yung magpapasya. 12 po sila sa kaso na to ni Pacquiao. Ito ay civil case. Ibig sabihin, hindi po makukulong si Pacquiao kung di magbabayad po ng danyos, no? So, nireklamo po siya ng kanyang management, yung mga manager niya. Manager si Pacquiao, tapos iba yung kanyang, nung lumaban siya, yung huling laban niya, sa iba siya lumaban, hindi dito under sa kanyang management. Kaya siya dinimanda ng breach of contract, no? Bibrief ko lang kayo ng konti. So, nakapag-down po yung management niya, yung Paradigm Sports. Kung hindi niyo po kilala, ang mga sikat po na hinahandle ng Paradigm Sports, si... yung si Conor McGregor, no? Ayan po yung usapin diyan, eh, no? So, Paradigm Sports pumasok, nakipagkontrata na si Manny Pacquiao na yun yung manager niya. Sila yung magma-manage kay Pacquiao. Ibig sabihin, syempre pag may kalaban si Pacquiao, dapat yung Paradigm Sports yung mamamahala. Pero hindi po, dumirekta po si Pacquiao yung huling laban niya kay Errol Spence na hindi natuloy at naging ang replacement si Ugas kasi nga lalaban si Pacquiao pagiging presidente, kaya huli niya na yun. Kaya na hindi naman natupad ng kanyang management yung mga ipinangako niya kay Pacquiao. Kaya si Pacquiao na mismo yung tinablan niya na yung management. Kaya dinimanda siya ng Paradigm Sports. Okay, bukod po sa 3 million, bukod sa 3 million na pinasosoli sa kanya na down payment ng Paradigm, pinagbabayad pa siya ng $1.8 million. Dollars po to, ha. $1.8 million sa danyos. Yung mga ano po to. Ito po yung mga ginastos ng Paradigm Sports sa pagdidemanda sa kanya. Bayad sa attorney, etc. Kaya umabot po ng $5.1 million. Mas malaki pa yata to kaysa sa huling kinita niya sa huling laban. Kaya talagang ganyan ang buhay. Importante kasi sa Amerika. Alam niyo po sa Amerika, importante dyan yung mga kontra-kontrata. Kaya walang superstar dyan. Basta lumabag ka sa kontrata, bayad ka. So bayad po si, imbis po na kumita, walang sikat-sikat, ha? Walang sikat-sikat sa mga kontrata sa Amerika. Basta nilabag mo yung kontrata, importante sa kanila yun, eh, sa mga hurado. Kaya si Manny Pacquiao ay magbabayad ng $5.1 million. Ang laking pera. Sayang naman. talagang ganun. Kahit sabihin nyo na chicken lang yan, putang laking pera po. Baka tayo, hindi na natin mahawakan yun. Ngayon, kung may appeal pa ba yan, di po natin alam kung paano po yung... alam, dito kasi sa Pilipinas, hanggang Supreme Court, pwedeng i-appealan lahat, eh, no? Pero siyempre, pag in-appeal mo yan, dagdag bayad. Pag natalo ka, dagdag bayad pa rin, no? Okay. Hindi ko po alam kung may appeal o wala. Tunay nga raw ang kasabihan na bilog ang mundo. Dahil matapos pagbantaan noon ng First Lady na si Imelda Marcos na ipapakulong kung sakaling siya ang nanalo ng eleksyon, ay tila isang malaking karma di umano ang nangyayari ngayon kay dating Senator Manny Pacquiao. Matapos matalo ng $5.1 million case laban sa Paradigm Sports and Management sa Los Angeles, California, sa kasong breach of contract na isinamba ng Paradigm Sports and Management, at kapag hindi nakapag-comply ang boxing legend sa dapat nitong bayaran sa sports management na Paradigm, ay maari itong hindi na makabalik sa Amerika o di umano'y makulong pa. Matapos bantaan noon ang First Lady na si Imelda Marcos na ipapakulong kung sakaling siyang nanalo ng eleksyon, ay tila isang malaking karma di umano ang nangyayari ngayon kay dating Senator Manny Pacquiao. Matapos magdesisyon ng Los Angeles Court sa Amerika, natalo si dating Senator Manny Pacquiao sa nasabing lawsuit laban sa kanya ng Paradigm Sports and Management dahil sa di umano itinakbo nitong $3.3 million deal kung saan inilabas ng Los Angeles Court na natalo ang boxing legend sa kasong isinampa sa kanya ng sports management Paradigm. Kailangan itong pagbayaran ng pagkakasala dahil sa di umano itinakbo daw nito ang $3.3 na down payment sa kanya ng Paradigm Sports and Management para sana sa laban nila ng UFC champion na si Mark Gregor at ayon mismo sa balita ng Philippine Star.
Pacquiao loses case versus Paradigm, ordered to pay $5.1 million. Manny Pacquiao has been ordered by the US jury to pay $5.1 million, approximately 282 million pesos, to Paradigm Sport Management as a civil lawsuit filed by the latter against the former reached its conclusion. In a report by Los Angeles-based journalist Steve Angeles of ABS-CBN News, PSM won its lawsuit against Pacquiao with a 9-3 jury verdict entitling them to monetary damages from the Filipino boxing icon. The lawsuit's team from PSM claims that Pacquiao committed a breach of contract when he concealed his pre-existing agreement with another promotional company, TGB Promotions, which hindered PSM efforts in arranging a fight for him. The $5.1 million amount that Pacquiao has been ordered to pay by PSM reportedly includes $1.8 million in damages and the $3.3 million advance PCSM gave to the boxing legend. Pacquiao entered into an agreement with PSM, which has it in stable Conor McGregor, with an initial plan to arrange a lucrative fight with the UFC star. The bout, however, did not materialize. Instead, the 8th division world champion ended up signing a different deal to face Errol Spence Jr., who was then replaced by Udenis Ugas due to injury. Pacquiao lost to Ugas in 2021 in what turned out to be his last pro fight. End quote. Marami nga sa ating mga kababayan ngayon ang nagsasabi sa social media na ito na raw ang karma ni dating Senator Manny Pacquiao dahil sa kanyang ginagawang paninira noon sa presidential election, hindi lamang kay Pangulong Bongbong Marcos, maging sa pamilya nito, lalong-lalo na kay former First Lady na si Imelda Marcos. Malakas raw magsabi sa Senator Manny Pacquiao na may itinakbong pera mga Marcos taong nanungkulan ng ama ni Pangulong Bongbong Marcos. Gayong ito naman raw pala nagtakbo ng pera mula sa Paradigm Sports Management matapos magdesisyon ang Los Angeles Court sa Amerika na natalo ang dating Senator Manny Pacquiao sa nasabing lawsuit laban sa kanya. Hindi nga raw tinupad ni Manny Pacquiao ang kanyang pangako sa Paradigm Sports Management na magkakaroon sila ng magandang laban ng UFC champion na si McGregor kahit na kinuha na ng former senator ang paunang bayad sa kanya na hindi bababa sa $3.3 million. Hindi nga raw gusto ng Paradigm Sports Management ang sinasapit ngayon ng boxing legend. Ngunit bilang kabayaran sa kanyang kasalanan na ginawa nang labagin nito ang kontratang kanyang pinirmahan, wala daw silang nagawa kundi ibigay kay dating Senator Manny Pacquiao ang laban na kanyang hinahanap. At nang panigan nga ng korte sa Amerika ang promotional company na Paradigm Sports and Management kung saan pinagbabayad si boxing legend Manny Pacquiao ng mahigit sa kumulang na $5.8 million o hindi bababa sa 282 million pesos. Tunay nga raw ang kasabihan na bilog ang mundo. Sa iba mo man gawin ang iyong kasamaan at pagbibintang sa mga taong wala namang kasalanan, ikaw ang siyang mananagot at tiyak na matagal mo itong pagdurusahan.